Good day guys, welcome to my vlog. Paki-subscribe po at paki-click po yung notification bell para palagi kayong updated sa aking mga videos. Bali pala guys, gagawa ko ngayon ng sauce para sa mga street foods. Pinakamasarap na sauce na natikman ko nga sa mga fishbowl or ikyam, mga ganun. Kasi mabenta yung tinda namin, halos ubos dahil sa sauce. Ito guys, papakita ko sa inyo kung paano gumawa. Papakita ko guys at lulutuin ko. Ito pala guys ang ingredients. Asin, flour, paminta, mamintang pino, sugar, brown sugar, tubig. Para in tubig para dito, para i-mix natin yung harina. Tsaka ako nagpakulo ng tubig dito sa may kawali. Okay guys, yan lang ang ingredients ng sauce natin. Tapos kung gusto niyo ng manghang, lagyan lang ng sili. Pero kasi ang mga halos bumibili, mga bata, kaya hindi ko nilalagyan ng sili. Pero meron din akong manghang na sauce. Meron na din, kaya hindi muna ako gagawa ngayon ng manghang. Ito guys, ang umpisang gagawin lang dito is lalagay lang muna natin yung asukal sa kumukulong tubig. Ito guys, lagay na natin. Ito lang guys ha. And guys, nilagay ko na yung asukal. Bali, half kilo na asukal po ang nilagay ko na brown. Ayan, pakuluan lang natin to hanggang matunaw yung asukal. Tapos, dansyahin nyo na lang yung tubig. Kahit okay lang naman kahit mapadami yan. Pag napadami yan, para lumapot siya, dagdagan na lang ng ganito. Okay lang naman kahit dumami. Kasi pagka nagtitinda ka, kailangan mas madami ang sauce. Kasi pwede mo pa naman din ulitin yon kinabukasan. Gref mo lang, tapos initin. Siguraduhin mo lang na hindi pag dito yung nasawsawan ng iba, kailangan may lagayan ka. Yung kada may bibili, ikaw ang maglalagay ng sauce, hindi yung sinasawsaw-sawsaw. Hindi masira. And guys, pagka ganyan, okay na, di ba? Tunaw na yung asukal. So, ilagay na natin yung paminta. Kaya 3 pisong paminta lang, guys. Pwede na yun. Pampalasa din kasi ito, eh. 3 pisong paminta. Na, ano yan? Pamintang pino. Yan, 3 piso. Dandahan lang guys ha, baka malagay nyo pati plastic. So lagyan na rin natin siya ng asin. Tara, lagay muna natin ng asin kahit mga isang ano ganito, padami. Or kahit na isa't, mga isa't kalahating ganun. Yan. Saka natin haluin muna. Yan, habang inaantay natin matunaw yung asin, maghalo na tayo ng ano, ng harina. Tutunawin na natin dito. Make sure guys na hindi mainit yung gagamitin nyo kasi magbubuo. Yung ano lang, yung mineral water lang. Ito ilagyan na natin. Sabay haluin. Haluin lang guys hanggang matunaw. Dagdagan pa ng tubig. Yan. Yan. Halu-haluin lang guys hanggang matunaw yan.
Pag kasi mainit na tubig ang nilagay nyo dyan guys, mamubuo yan. Eh dapat talaga cold water, ano lang yung warm, ano, water lang talaga na galing sa mineral. Tunaw din yan guys. Tunawin lang natin yan guys. So ngayon halos tunaw na guys yung harina natin. Yan. So ang gagawin natin, ilalagay na natin dyan sa may kumukulong tubig na may asukal. Well guys, bali tunaw na yung ano, nag-melt na yung harina. So para sigurado, salain natin ito para kung sakaling merong mga buo-buo, hindi maisama. Saka lang guys, alagay ko lang. Guys, hantayin lang natin kumulo, tapos tsaka natin salain para itong mga hindi na natunaw na harina hindi masasali sa ano, sa sauce. At syempre tikman na din kung nasa tamang ano na, tamang lasa na. Ang sauce kasi guys, mas maganda, mas matamis. Kasi ang fishball kasi wala naman lasa eh. Ang sauce ang nagdadala dyan. So kailangan matamis. Tsaka huwag nyo palang hayaan na malapot habang mainit. Kasi pag lumamig yan, lalong lalapot. So tama na yung ganyan. Yan, tama na yung ganyan, parang medyo tubig siya. Kasi mamaya, pag lumamig yan, lalo siyang ano, para titigas ba? Para magiging gelatin. So, dapat ganyan lang talaga. So, tikman ko lang guys ha. Okay ng timpla guys. Tapos mamaya gagawin natin, sasalain natin para yung yan, para itong mga puti-puti na to ay mawala. Sasalain natin yan. Yan guys, yung ganitong lapot nya, okay na yan. Baka kala nyo yung malabnaw. Pag lumamig kasi yan guys, titigas yan. Ganyan lang kasimple guys. Actually, tatlo lang ang ano niya. Ang ingredients. Ay, apat pala. Apat. Tubig, harina, asin, paminta. Yun lang. Tapos kung gusto niyo ng spicy, lagyan na sili. Yun lang. Wala na kayo ibang lalagay. Huwag nyo nang igigisa o ano pa kasi sasamaan ang ano, ang lasa. Hindi magteterno.
sa fishball or kikyam, yung squid ball. Basta ganyan lang yan. Asukal lang yan, tubig, harina, pamintahin lang. Tamang-tama ang, ano yan, ang timpla na eterno sa fishball. Wala na kayong ibang lalagay, yan lang talaga. Yan, pakuluan lang guys para yung harina eh maluto. Yan yung nakikita nyo ng puti-puti na yan guys, salain lang mamaya. Okay na to guys, palalamigin ko lang para mamaya salain ko. Ito guys, nasala na natin. Ayan na. O ito, unti-unti na lumalapot to. Kasi lumalamig na siya. Ayan. Okay guys, matatestingin natin maya-maya sa fishball. Pipirito tayo ng fishball. Ito na guys, naisali na natin sa lalagyan. Puno pala to yung ginawa natin, isang punong ganyan. So naglagay na ako dito. Ayan. Okay, ito try natin sa ano, sa nagluluto ako ng fishball ngayon. Para matest natin. Ayan guys, oh. Ganda. Ito guys, magta-try tayong magprito ng fishball. Ayan. Ilalagay natin sa deep fryer. Bilis lang yun maluto. Para matest natin yung sauce. Ay, kumukulo na. Naka 200 degrees yung ating deep fryer para mabilis. Ayan, dahil kumulo na guys, babaan na natin ang temperature niya kahit mga 100 degrees. Ayan. Ito pala ang ating mga ano. Mabili yan guys. Mamayang hapon, ubos yan. Meron pa nasa ano, nasa ref. Ayan, pati french fries. Meron din palang ano, fried leg. Ubus yun mamaya guys sa mga bata dahil gustong gusto nila yung sauce. Just tingin natin guys yung ating sauce na ginawa. Ito guys, luto na yung fishball. Try na natin. Lagyan na natin ng sauce. Guys, tikman na natin. Patok to guys, sigurado. Patok guys. Kahit akong mismo nagluto. Sarapan ako. Sarap. Sarap na sauce. Sarap guys, sarap na sauce. Ay guys, ang ganda na lang. Maraming salamat sa panood ng aking vlog. Hanggang sa muli.